Warning. The following video contains strong language. And so extremely annoying. But don't blame me if your ears start to bleed. Thank you for your patience. Smoke weed every day. One extremely annoying shift later. Hi mga bay, this is Louie Encanto from Encanto Motworks. Ngayon mga bay, dahil hindi pa dumating yung mga unique natin na mga motor parts mga bay, na i-vlog natin mga bay at i-unbox natin mga bay. Delay siya mga bay kasi dahil sa COVID virus mga bay. Delay yung mga shipment natin mga bay, mga unique na parts. So ngayon mga bay, dahil meron akong nakita sa bodega mga bay, itong stock rear fender ko mga bay na galing sa 2019 na Sniper 150 mga bay. Yan. So ngayon mga bay, tuturuan ko kayo mga bay na paano i-shorten yung rear fender mga bay, kasi madami yung nagtatanong mga bay kung paano daw i-shorten yung rear fender mga bay para maganda siya tingnan mga bay, at saka hindi siya talsik sa putik mga bay. So tuturuan ko kayo paano ito i-shorten mga bay. Yan. So buksan muna natin ito mga bay. So tara mga bay. So yan mga bay, kita nyo mga bay, ang bagong-bago pa mga bay. Yan. 1 week pa yung Sniper 150 ko mga bay. Tinanggal ko na ito mga bay. Kaya bago pa rin tingnan mga bay. Para pa rin brand new mga bay. Yan. Perfect na perfect mga bay. So since nakatambak lang ito mga bay, bali gagawin natin itong shorten fender mga bay. Yan. Ang mga kailangan nyo lang mga bay, ito mga bay. So ito lang yung kailangan nyo mga bay. Itong aluminum na bracket mga bay, yung madaming butas mga bay. Mabibili lang ito sa motor shop mga bay sa halagang 15 pesos or 20 pesos mga bay. Yan, isa lang mga bay kasi kailangan nyo lang putulin dyan sa gitna mga bay. Yan, yan mga bay. So, yan mga bay, pinutol na siya mga bay. Kasi ilagay nyo itong bracket dun sa magkabilaan mga bay para maging shorten siya mga bay. So, yan mga bay, yan lang yung kailangan mga bay. At saka yung mga bolt mga bay. So, kailangan nyo din itong bolt mga bay. Yan. So, yan mga bay, yan lang yung mga kailangan nyo mga bay. At saka yung mga Allen wrench mga bay. Yan. So mga bay, simulan na natin mga bay. Bago yan mga bay, tatanggalin muna natin itong mga bolt niya mga bay, at saka yung mga bakal niya mga bay. Kasi yung bakal mga bay, hindi na yan magagamit mga bay. Itago nyo na lang ito mga bay. So tara mga bay. So yan mga bay, ito yung ilaw mga bay, yung ilaw ko nito mga bay, nandun mga bay, tinago ko mga bay para di masira mga bay. Yan. So ito yung bakal ng sa rear fender na plate holder mga bay, hindi na ito magagamit mga bay, kaya itago nyo na lang ito mga bay. So yan mga bay. So yan mga bay, natanggal na natin yung mga parts ng rear fender na plate holder mga bay. So tara mga bay, gawin na natin itong short fender mga bay. Tara mga bay. So yan mga bay, ang una natin gawin mga bay, since na i-shorten na natin yung rear fender na plate holder mga bay, kailangan nyo lang i-cut ito mga bay. Ilagay natin ito dun sa bakal mga bay. Hihiwalay na yan sila mga bay. So yan mga bay. So tara mga bay.
So yan mga bay, naputol na natin yung plastic mga bay. Bali, ibalik natin siya dito sa bakal mga bay kasi importante ito mga bay para hindi lumabas yung talsik ng putik dito mga bay. So yan mga bay, ibalik natin ito mga bay. So yan mga bay, nabalik na natin yung plastic na ni-cut natin dito mga bay. Yan, cut natin mga bay kasi mag-separate na yan silang dalawa mga bay. I-shorten na siya mga bay. So yan mga bay. So yan mga bay, since nakabit na natin itong plastic dito mga bay, kung hindi nyo palitan itong gaya nitong bolt mga bay, dyan mga bay, ito pa rin yung gamitin nyo mga bay. May possibility yan mga bay na magbaba ito mga bay, yan. So, dapat talaga bolt yung ilagay nyo dito mga bay. So, since na ito pa rin yung gagamitin ko mga bay, lagyan ko na lang ng 3M dito mga bay. Yan. So, yan mga bay. Lagyan natin ng 3M dyan mga bay. So, yan mga bay. Solve na mga bay. So, ang next mga bay, kunin yun itong bracket na aluminum mga bay, yung madaming butas mga bay. Mabibili lang ito mga bay sa motor shop sa halagang 20 pesos mga bay. Bali, isa lang bilhin yung mga bay. Then, putulin nyo sa gitna mga bay. Yan. Then mga bay, ilagay nyo siya dito mga bay. Ganyan mga bay. Dyan. I-bolt nyo siya dyan mga bay. Bolt nyo dyan mga bay. Then sa kabila mga bay, i-bolt nyo dyan mga bay. So ganyan na yung itsura niya mga bay. So nakabolt na siya dyan mga bay. Then pwede nyo nang ilagay yung plastic dito mga bay na pender mga bay. Kahit saan dyan na butas mga bay, i-adjust nyo lang mga bay. Pwede nyo pataasin mga bay, pwede nyo yung i-short mga bay. So dyan lang kayo mag-adjust sa mga butas niya mga bay. Dyan kayo mag-bolt mga bay. So yan mga bay. So tara mga bay, i-bolt na natin ito mga bay. So kung wala na kayong bolt na stock mga bay, pwede kayong gumamit ng ganito na bolt mga bay. Kung wala na itong original mga bay. So meron pa itong original mga bay. Ito na lang muna gamitin natin mga bay. So tara mga bay. So ganyan na yung itsura niya mga bay, nakabolt na siya dito mga bay. Yan. So higpitan nyo lang dyan mga bay para hindi siya matanggal mga bay kasi masyadong ma-vibrate yung motor natin mga bay. So kailangan yung higpitan yung nut dyan mga bay. So yan mga bay. So yan na mga bay, yan na yung itsura niya mga bay. So ilagay na natin yung rear fender mga bay na may plate holder mga bay. So tara mga bay. So bali dito lang kayo maglagay ng bolt dyan mga bay, dito sa taas lang mga bay. Ito mga bay, wala na ito mga bay. Pero pwede nyo pa rin lagyan ng bolt mga bay. Design na lang siya mga bay. Pero yung bracket mga bay, dito talaga kayo mag bolt mga bay. So yan mga bay, ganyan yung itsura niya mga bay. Yan. So dito kayo mag bolt mga bay. Yan, ganyan na yung itsura niya mga bay. Oh. Pwede nyo i-bolt dyan sa taas mga bay. Pwede din dito sa second mga bay. So kayo nang mag-adjust mga bay kung saan nyo dyan i-bolt mga bay kasi madami naman siyang butas mga bay. So para sa akin mga bay, mataas na kasi yung gulong ko mga bay kasi converted na yung swing arm ko mga bay. Bali dito na ako sa dulo mga bay. So yan mga bay. Yan. Perfect na perfect mga bay. So i-bolt na natin mga bay. Tara mga bay. We'll be right back.
So yan mga bay, na-bolt na natin dito sa dulo mga bay. Baligan niya na yung forma niya mga bay. Yan, perfect na perfect mga bay. So yan mga bay, kita nyo mga bay. Yan, then sa front mga bay, ganyan na yung itsura niya mga bay. Yan, perfect na perfect mga bay. So shortened fender na siya mga bay. Bali, ilagay nyo lang yung ilaw dito mga bay. Then yung wire niya mga bay, ilagay nyo dito mga bay. Yan, patungo dito mga bay. Then lagyan nyo yung 3M tape dyan mga bay. Yan, idikit nyo lang dyan mga bay. So yan mga bay, ganyan na yung itsura mga bay. So higpitan muna natin dito mga bay para ma-fix na yan mga bay. So tara mga bay. So yan na yung short fender natin mga bay. Ganyan na yung forma niya mga bay. Kita niyo mga bay. Yan. So yan mga bay. Perfect na perfect mga bay. Kayo na mag-adjust dyan mga bay sa taas niya mga bay. Pero habang hinigpitan niyo dyan mga bay, may possibility mga bay mag-flat itong plastic mga bay. So tamang-tama lang yung paghigpit niya mga bay. Yan, perfect mga bay. Shorten ng fender mga bay. Yan, kakaiba mga bay. So yan mga bay, next mga bay, yung ilaw naman dito mga bay, ikabit natin mga bay. So yan mga bay, so tara mga bay. So yan mga bay, ito na yung lagayan ng ilaw mga bay, at saka yung ilaw natin mga bay, ibalik na natin dito mga bay. So tara mga bay. So yan mga bay, yan niya yung ilaw mga bay, ibalik na natin dito mga bay. So tara mga bay. So yan mga bay, nakabit na natin dyan mga bay, i-bolt na natin mga bay. Yan, ito yung stock bolt niya mga bay. Yan, so naghanap lang ako ng nut niya mga bay. Kasi yung nut niya mga bay, naka built in yun sa bakal mga bay. Yan, kaya naghanap ako ng nut mga bay. Yan, super liit mga bay. Kita niyo mga bay. Yan, kung wala kayong mahanap na nut mga bay, bali bili lang kayo sa bolt center mga bay. Maliit, dalhin nyo lang itong screw mga bay, tsaka ang sukat mga bay. Yan mga bay. So yan mga bay, i-bolt na natin mga bay. Tara mga bay. So yan mga bay, nakabit na natin yung ilaw mga bay. Bali, ilagay na lang natin yung wire niya mga bay doon sa ilalim mga bay. So tara mga bay. So ito yung wire niya mga bay. Bali, dito natin ipadaan mga bay sa gilid mga bay. Kasi kung dito mga bay, ma-short na yung wire natin mga bay. Kaya dito natin sa gilid idaan mga bay. So yan mga bay, ipadaan nyo dito mga bay. Dito mga bay. Yan, then padikitan nyo dito ng 3M mga bay. So tara mga bay. Thank you.
So yan mga bay, napadikitan na natin ng 3M dito mga bay. So kung wala kayong 3M mga bay, make sure mga bay, i-bolt nyo na lang dito mga bay. Dyan mga bay, para hindi siya bumaba itong plastic mga bay. So need nyo i-bolt dyan mga bay, para mahigpit talaga mga bay. Yan na yung resulta niya mga bay. Yan, perfect na perfect mga bay. Ilagay na natin ito sa motor mga bay. Yan, tsaka ikabit natin ito dun sa stock wire niya mga bay. So yan na yung forma ng short fender natin mga bay, kakaiba mga bay. Yan, so makita nyo ito mamaya mga bay, na nakakabit siya sa motor mga bay, kung gaano talaga siya kaganda mga bay. Yan, meron din mga ibang procedure nito mga bay, kung paano siya i-short fender mga bay, pero itong sa akin mga bay, madali lang siya mga bay. So yan lang mga bay, short fender na siya mga bay, at saka pwede pa siyang ma-adjust mga bay. Pwede nyo pataasin patungo dito mga bay, at saka pwede nyo pang ipababa konti mga bay. So meron siyang bracket mga bay, yan i-adjust nyo lang dyan mga bay, kasi madami man yan siyang butas mga bay. Yan, i-bolt nyo lang dyan mga bay if gusto nyo pataasin mga bay, at saka pababain mga bay. Yan, tatlong bolt mga bay. So yan mga bay, ikabit na natin ito sa motor mga bay, para makita nyo mga bay gaano talaga siya kaganda mga bay. So yan mga bay, tara mga bay. One extremely annoying shift later. So yan mga bay, ilagay na natin itong rear fender na pina-shorten natin mga bay. Yan, so ilagay natin dyan sa blue na motor mga bay, na Sniper 150 mga bay. Yan, medyo madumi yung motor mga bay, kasi umulan kagabi mga bay, talsik yung mga putik mga bay. Dyan natin ikabit mga bay, dyan. So nakakabit na plate holder dyan mga bay, yung Rizoma na magnetic mga bay. Yan, tanggalin natin yan mga bay. Then ikabit din natin dun kay Batman mga bay. So yan si Batman mga bay, ikabit din natin dyan mga bay. Unahin natin ikabit dyan mga bay yung pina-short yan natin mga bay. Dyan, so naka-underneath si Batman mga bay. Bali tinanggal na yung signal light mga bay, at saka ni-customize natin yung signal light mga bay. So yan mga bay, ikabit na natin dyan mga bay. Unahin muna natin dyan kay Batman mga bay. So tara mga bay. So ikabit na natin dyan yung ni-shorten natin na plate holder mga bay, yung rear fender mga bay. So ikabit na natin mga bay. So yan mga bay, nakabit na natin yung shorten natin na rear fender mga bay. Yan, ganyan yung forma niya mga bay pag nakabit mga bay. Kita niyo mga bay, ang ganda ganda mga bay. So yan yung forma pag nakakabit mga bay. Kita niyo mga bay, ang ganda ganda mga bay. So bagay na bagay talaga mga bay sa motor mga bay, lalo na pag mataas na yung swing arm niya mga bay. So pwede din yan sa stock na swing arm mga bay. Bali i-adjust nyo lang mga bay para lumiit siya mga bay. Yung i-bolt nyo lang dito mga bay, yung mga butas mga bay. Yan. So kung gusto nyo pang pataasin mga bay, ilipat nyo lang itong bolta niya mga bay sa butas mga bay, dito sa pinakadulo mga bay, para mas lalo siyang tumaas mga bay. Yan. So meron siyang mud guard mga bay. Yan, bali yan yung forma mga bay pag nakakabit mga bay na may mud guard mga bay. Yan, lagay nyo na lang yung plate holder nyo dyan mga bay. Yan, so mamaya mga bay, ilagay natin itong shorten natin na plate holder mga bay dun sa blue na motor ko mga bay.
So dahil itong kay Batman mga bay, medyo hindi siya ma-appreciate mga bay kasi meron siyang mad guard mga bay. Kita niyo mga bay. Yan mga bay, tingnan niyo niyang malayuan mga bay. Yan. Ang ganda-ganda mga bay. So later na natin yan ilagay at saka i-wiring yung ilaw mga bay. Dito na lang sa blue na motor ko mga bay. Itong Batman mga bay, wala na yung lagayan niya ng ilaw dyan mga bay. Kasi tinanggal na mga bay. So itong sa blue na motor ko mga bay, meron pa yung wire niya sa ilaw mga bay. Kaya dito na lang natin ilagay mga bay yung wire niya mga bay. I-tap natin mga bay. Tsaka yung plate number mga bay ilagay din natin mga bay, para makita nyo talaga mga bay na kung gaano siya kaganda mga bay, na nakagabit yung plate number at tsaka yung ilaw mga bay. So tara mga bay. So yan mga bay, ikabit na natin dyan yung shorten natin na pender mga bay. So ito yung shorten natin na pender mga bay. Yan. Bali, ito yung wire ng ilaw mga bay. Tap natin ito dun sa wire mga bay. Dun mga bay. So, tara mga bay, kabit na natin ito mga bay. So yan mga bay, nakabit na natin yung pender mga bay. Yan, ang ganda-ganda mga bay. So ikabit na din natin yung plate number ko mga bay. So bago natin ikabit itong plate number ko mga bay, tanggalin muna natin dito sa rhizoma plate holder na magnetic mga bay. Tara mga bay. So ngayon mga bay, natanggal na natin itong plate number ko mga bay. Kabit na natin ito dun sa nishorten natin na pender mga bay, yung lagayan ng plate number mga bay. So tara mga bay, kabit na natin itong plate number ko mga bay. Tara mga bay. So nakabit na natin yung plate number mga bay sa nishorten natin na plate holder mga bay. Yan, kita nyo mga bay, ang ganda-ganda mga bay. So yan mga bay, bagay na bagay talaga sa Sniper 150 mga bay na nakashorten siya mga bay. Yan, ang linis-linis tingnan mga bay. So try natin paandarin yung ilaw sa plate holder mga bay. Yan mga bay, tara mga bay. So yan mga bay, kita nyo mga bay, ang ganda-ganda mga bay. So tingnan nyo ng malapitan mga bay. Yan, perfect na perfect mga bay. So yan mga bay, then
Yan na yung ni-shorten natin na pender mga bay. Rare pender na lagayan ng plate number mga bay. Perfect na. Perfect mga bay. So no need na kayong pumunta ng mga motor shop mga bay para magpa-shorten ng rare pender mga bay. Kaya nyo naman gawin mga bay. Tingnan nyo lang yung video ko mga bay para meron kayong guide na paano mag-shorten ng rare pender mga bay and easiest way mga bay. So ganun lang yung proseso ko mga bay sa pag-shorten mga bay. Meron din sa iba mga bay, meron din silang sariling diskarte kung paano nila ni-shorten yung rare pender mga bay, pero para sa akin ito na yung magandang guide mga bay kasi pwede siyang ma-adjust, pwede nyo pang pababain ito mga bay at saka pataasin mga bay. Maliit yung swing arm nyo mga bay, magboat lang kayo dyan sa dulo mga bay. Ano pong hinihintay nyo mga bay? Mag shorten rear fender na kayo mga bay kasi kumpara dun sa stock mga bay na forma mga bay, mas maganda ito tingnan mga bay, ang shorten mga bay. So tingnan nyo mga bay kung naka side view mga bay. Yan, at saka malinis tingnan mga bay. Yan yung ilaw mga bay, naka ilaw na yan siya mga bay. Yan, naka side view mga bay. Yan, perfect na perfect masyado mga bay. Yan, kita nyo sa ilalim mga bay. Yan, ang linis-linis tingnan mga bay. Yan. So, ano pang hinihintay nyo mga bay? Shorten na mga bay. Meanwhile,